Natawa si Carol sa naiisip ni Jill na siya ang babae ni David. Sinabi ni Jill na hindi dahil nasa Hong Kong sila noong nasa Cebu naman si David. Inadvise siya ni Carol na kung gusto nito ng kausap ay nandun lang siya para sa kaibigan at kakampi siya nito. Umattend sila ni David sa opening ng building ni Mrs. Lucero. Sinalubong sila ni Mrs. Lucero na nakilala si David. Doon nalaman ni Jill na sa gym nakilala ni Mrs. Lucero si David at madaming nagkakagusto dito. Hindi naman naging comfortable si Jill sa mga nalaman. Ibinido naman ni David ang sarili sa asawa ni Mrs. Lucero dahil kilalang tao ang asawa nito sa architect firm sa Baguio. Nakilala din ni Dr. Jill ang anak ng mga ito na si Alexis, waitress sa okasyon ng estudyante nito na nakakwentuhan niya at napaghingahan ng mga isipin na may babae ang asawa niya. At nasuggest nito na paimbestigahan na lang ang asawa para mawala na ang mga hinala nito. Kinabukasan, pinaiwan niya si Diane at kinausap ito na sundan ang asawa niya para malaman ang mga ginagawa nito. Sa opisina ni David, busy sila sa paghahanda para sa inaasahang meeting kay Mr. Lucero, tsaka ito umalis. Sa labas ay nandun na si Diane para sundan si David ayon sa utos ni Dr. Jill, agad itong nag-report sa doktora na nakaalis na ang asawa sa trabaho at sinusundan na niya ito. Ano ang matutuklasan ni Diane sa mga aktibidad ni David? Abangan bukas.